guys, welcome to my channel. This is Jocelyn Alvis. Sa mga bago lang po dyan guys, huwag kalimutang mag-like, share, and then subscribe. Click the bell button para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Guys, ang ipapakita ko po sa inyo ngayon is all about waxing. Waxing sa underarm and then sa eyebrows, kung paano yung tamang proseso. So guys, di ko na patatagalin, mag-i-start na po tayo. Kaya lang guys, nagkaroon lang ng technical problem, medyo wala po siyang sound, so i-explain ko na lang po sa inyo habang nagbibideo. So eto na guys. So guys, ito na nga po yung ating gagawing underarm waxing. Ang gagamitin po nating wax is cold wax. Mangosteen flavor po yan guys. Then gagamit din po tayo ng spatula para po sa pag-spread ng ng wax sa underarm. And then yung strips po guys, yung cloth po yan guys, ayan, strips po yan, yan po yung ginagamit after maglagay ng wax sa kilikili, ayan. Dahil po medyo mahaba, gugupit-gupitin po natin guys, ayan, gugupitin natin siya para hindi aksaya. But bago natin lagyan ng wax, ayan po yung spatula guys. Yan, yan ang ipangaano natin sa wax para i-spread natin sa kilikili. Pero but before that, lagyan po muna natin ng powder para po malaman natin kung saan papunta yung tubo ng hair natin sa underarm. Para po kung saan papunta yung tubo ng buhok, yung hagod po natin is papunta doon. Halimbawa, yan, pag ganun. Yan, pataas din po yung hagod ng wax. Yan. Sakto lang dapat po yung wax na ilalagay. Tapos, ayan po yung strips. In order ko pa po yan sa Shopee. Ikakat po natin dahil mahaba po masyado. Yung sakto lang po sa kilikili dapat. Hindi po pwede yung sobrang haba. Mahal din po yan guys ha. Kaya dapat konting tipid-tipid din. Yung sakto lang nun guys. So, ayan guys. Dahil pataas yung kanyang tubo ng buhok, pataas din paglagay natin ng wax. Ngayon, iba vice versa natin. O, yung paghila niyan, sasalungatin natin yung paglagay ng wax. Para talagang matatanggal po yung buhok natin sa kilikili. And then, hilahin po natin yung upper part. Para po hindi masyadong ma-feel ng client yung ano, sakit. Medyo masakit din po kasi yan guys. Dahil syempre sabay-sabay na bubunutin eh. Kaya po ganun ang gagawin natin. Yan o, oh, diba? Maraming natanggal. Ayan po. Maganda po yung wax na yan guys. Dahil nakakatanggal din po siya ng mga itim-itim sa kilikili. Nakakaputi po siya guys. Promise. Kaya maganda po yung gamitin. Compare sa mga ibang mga pantanggal ng mga sa kilikili, lalo na yung nagbubunot ka ng tiyane, tapos yung nag-shave, minsan nakakaitim din ng kilikili yun. So, pag meron pa pong natira guys, lagyan uli natin yung part na meron pang buhok. Ayan.
lagyan po natin. Sakto na lang dapat. Hindi pwedeng sobra-sobra. Tapos another po, strips, cloth strips, ayan. Medyo patatagal-tagalin po na natin para kumapit po siya, guys. Yan. Ihimas-himasin, guys. Para at dumikit po siya at matanggal po siya ng maayos. Ayan. Wala pong sounds kanina yung video namin. Kaya ayan po. Ngayon, nilalagyan ko po ng pwede rin po yan sa mga face, yan, sa mga bigote, sa, anong tawag dyan, yan dito, balbas, ayan. Basta po wag masyado yung makakapal. Pag makapal na po, yung wax po is hard wax na dapat. So, yan. Pag may matira yan, ganun lang po, guys. Yan. Para matanggal yung mga naiwang mga wax. So, after that, iti-threading po natin, guys, kung may mga natirang maliliit lang naman. Gagamit tayo ng thread, ayan po, ayan. Ganyan po yung pagte-threading, guys. Para po malinis po talaga siya. Pag di naman kayo marunong gumamit ng sinulid, di kayo marunong mag-threading, pwede naman chane. Basta ano yung mga natira lang. Konti lang naman yan. Yan, para pulido siya. Pag hindi po kayo sanay, guys, sa pagtitraining, syempre, may mararamdaman po kayo pag first time nyo. Pero guys, pag sanay na, ang sarap na sa pakiramdam pagka natanggal yung mga box kilikili. Ayan, nilalagyan mo uli ng powder para mawala yung lagkit. Pero need pa rin yan i-wipe ng ano. Meron tayo yung cooling gel na ilalagay dapat. Ayan, para matanggal yung lagkit. At saka yung pores ng kilikili is mag-close. So guys, sa kabilang kilikili naman tayo. Same lang din po ang gagawin. Tapos na tayo sa underarm, sa eyebrows naman tayo, guys. Ayan, makikita nyo, guys, na hindi ganun kakapalan ang kilay ng anak ko. Lalagyan lang natin siya ng korte. Yung mga kalat, ayan lang din po yung tatanggalin natin sa eyebrow niya. Para po malinis at magkaroon ng korte. So, dapat magandang gamitin spatula yung popsicle stick, yun, maganda po yun.
kapag naglalagay po tayo sa eyebrows. Kasi kung saan lang po yung part na tatanggalin mo, ayun lang po yung lalagyan mo ng wax. Yan. Kailangan sakto lang din po, hindi pwedeng sobra. Kasi guys, pag nasobrahan nyo yan, naku, baka makalbo yung kilay ng customer nyo. Yan, ganyan. Yung mga sobra-sobra sa taas, ayun lang din ang lalagyan mo. Kasi pag nilagyan mo siya ng strips, sakto lang din dun sa ano. Dahil pag kumalat po yan guys, yung wax, ay naku guys, baka pag tingin mo, wala na palang kilay yung customer mo. Diba? Lagot ka. Baka magalit sa iyo yung client. Ayan guys. So, ganyan lang. Lalagyan natin ng shape yung kilay niya. Yan. Konting ano, mga ilang segundo bago natin tanggalin. Siyempre po, ganun din gagawin. Didiinan din natin yung hihilahin yan. Para hindi niya maramdaman yung sakit. Yan. Pag may natira pa guys, sisimutin natin syempre. Tapos yung sa taas naman. Ayan. Madali lang yan guys. Huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan. Hindi naman mahirap. Basta sunundan mo lang yung mga sobra-sobra lang ang tatanggalin mo. Syempre huwag yung kilay. Kasi nilalagyan mo lang naman yan ng ano, ng korte. Then kung may maiwan, ang gagawin natin, dagdagan uli natin ng wax, ganyan, para masimot po talaga. Ayan, sakto lang talaga, hindi pwede yung ano, sobra-sobra. Ganon. Ayan. Siyempre, mga ilang segundo bago natin tanggalin. Ayan. Didiinan po yung ano, hihilay para hindi niya maramdaman. Ayan. Ganon. Ganon po, guys. Tapos, guys, kung halimbawa may matira pa, lilinisin po natin sa pamamagitan ng pwede pong chane or yung threading. Kasi maganda po talaga yung threading. Na nasisimot po talaga yung ano. Ayan. Pupunasan po din po natin na pag may mga natira-tira pa pong mga wax. Yung cooling gel po para matanggal po yung, yung mga tira-tirang wax. And then, saka po natin iti-threading para malinis po siya guys. Ayun po guys, yung aking electric fan, maingay na naman. Ayan po guys, yung naririnig nyo guys. Yan, threading, iti-threading po natin. Ganyan po yung tamang pag-iti-threading guys. Yan, kung ano lang po yung mga sobra-sobra, ayun lang po yung tatanggalin mo. Thank you.
So nakita nyo na po, sana po nakatulong po ako sa inyo. Kahit papano, may natutunan po kayo sa mga pinakita ko po sa inyo about waxing. Abangan nyo po ang susunod kong video. Sana po lagi po kayong manood. And lagi nyo pong ilalike, share, and then subscribe my channel, Jocelyn Albiz. I promise that I will do my best to make it better for you guys. Thank you so much. Bye-bye.